So, for the next several videos, puro tayo optics. Dalawang klase yun. Meron tayong mirror tsaka lens. Mirror muna sa Tagalog, salamin. Meron tayong dalawang uri ng mirror. Meron tayong plane tsaka curve or spherical. Okay. So, ang gagawin natin, unahin natin yung discussion natin sa plane mirror para simple lang. Okay. Plane mirrors. Okay. Ano ba yung karaniwan na problem sa board exam regarding optics? Dalawa. Una, mga problem solving. Makita nyo mamaya, madali lang kasi yung formula na iisa lang. Well, dalawa, ganun. Pangalawa, properties. So, yung iba sa atin, minememorize na lang yung properties. Halimbawa, ano ba yung property ng plane mirror? Pag humarap ka sa salamin, anong nangyayari? Hindi ka naman lumalaki or lumiliit. So, magnification is equal to positive 1. Positive, ibig sabihin hindi nagre-reverse yung height mo. Diba? Tapos, ang plane mirror, meron ding left-right reversal. Diba kaya yung ambulance, binabaliktad nila para pag nakita sa rear mirror ng mga sasakyan, mabasa yung tamang spelling. Actually, sa plane mirror, hindi naman ganun karami. Mamaya, sa curved yung marami. Pero tuturuan ko na kayo ng tinatawag natin na ray diagram. So, yung ray diagram, yun yung magpapadali ng buhay natin sa pagtanda ng properties. Okay. So, halimbawa, ito yung mirror natin. Yan. Then, pag mag-analyze tayo, palagi tayong mag-drawing, di ba, ng normal line. Okay. So, normal line. Yan. Tapos kung saan mag-intersect yung dalawa, ang tawag doon vertex. Parang sa ano lang, analytic geometry lang. Ito, vertex to. Ito normal line, pero pwede rin tawagin principal axis. Okay? So, yung ray diagram, may tatlong steps yan. Step 1, let's say ito yung object mo muna. Dito. Yan. Okay. O. Object. Kunwari ikaw yan, nakaharap ka sa salamin. Okay. Ang first step, draw a line parallel to the principal axis. So, ito ka, diba? Magdodrawing daw tayo ng line parallel dito. So, ito yon. Okay. Ngayon, imagine nyo, ilaw yan. So, ang tendency ng ilaw, magbabounce back lang sa mirror, reflection. Oh, grabe, sira na yung ruler ko. So, medyo, ganun lang mangyari. Pag tama dyan, babalik siya sa kabila. Okay, that's step 1. Dali lang. Step 2, draw a line to the vertex. Okay. So, dito. Dito. Ganyan. So, by the law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. So, dito ka mapupunta. Tapos, yung dalawang angle na to dapat same. Okay? Step 3. Find the intersection.
Pangit ng pwesto ng sinulatan ko. Find the intersection. Ngayon, kung walang ito, pag ganyan yung dalawang linya mo. Pag walang intersection, i-extend mo sila total, 'di ba line naman sila. Ang line pwede ma-extend. So extend natin 'to dito. Ayan. Tapos ito rin, extend natin. Diba? Pipilitin natin na magkaroon ng intersection. So ngayon, yan, kung saan nag-intersect yan, yan ngayon din yung counterpart ng object natin. So bale, ito na yung magiging image natin. Ay. Okay. So since ito pa yung basic, no? Makikita ninyo na yung magnification mo is 1. Diba? Same lang yung height mo. Ano pa yung nakikita nyo yung same? Yung distance. Okay, okay lang ba hindi ko na isusulat? Observe nyo sa drawing na yung distance nila parehas mula sa mirror ay same. Okay, para siyang symmetric lang. Now, may mga books nang ginagamit na letter dito na distance ng object is P. Ang distance ng image is Q. Confusing kasi yon for me and for most of the students. So, para maiwasan yung confusion na yon, O tsaka I na lang din. Okay, so yung distance ng object is O. O. Tapos yung distance ng image is I. Okay. Ano yung dadagdag natin? Okay. Types of images. Okay. Types of images. Una, meron tayong upright, inverted. Ito self-explanatory naman. So since hindi ka bumaliktad, upright 'yan. Upright. 'Di ba? Tapos another type. So upright 'yung example natin. Ay upright real image versus virtual image. Ito, medyo challenge. So, real images are formed where light escapes. So, dito sa figure na to, since salamin yan, di ba? Yung light mag-escape dito sa kaliwa. Ibig sabihin, sa diagram natin na to, ito yung real. So, ano pala yung virtual? Virtual kung saan walang light. And then, yung parang indicator nun is yung dashed line na ginawa ko. In-extend lang natin yung ilaw dyan. So, ito, virtual to. Ibig sabihin, yung image na na-form natin ay upright and virtual. Okay. O, palagi bang ganyan? Palagi bang pag plane mirror? Upright, virtual. Okay. Pwede nating malaman yun. Try natin. Mag-drawing tayo ng isa pang object na mas malapit. So, yung mga magaling sa mat, gets nyo naman kung ano mangyayari dito. Okay. First step, draw a line parallel to the principal axis. So, hindi ko na babaguhin. Yan na rin yung same line na yun. Second step, line to the vertex. So, pag ganito. Diba? Tapos, magdodraw tayo ng bag-bounce niya sa baba. Sa banda rito. Banda rito siya magbabounce. Third step, find the intersection. So, wala. Extend natin dun. Okay. So, ito naman yung isa rin. O, saan tumama? Yan. Yan yung image natin.
Tingnan ninyo, magnification is 1 pa rin. Same height. Same distance pa rin. Ano ba siya? Upright din siya. Tapos tago pa rin. So virtual pa rin. And kahit mag-experiment pa kayo, lagay nyo sa mas malayo, upright and virtual pa rin yung makikita ninyo. Diba, sa totoo? Diba, ganun naman talaga. Paghaharap ka sa salamin, palagi kang upright. So, yes. Pag plane mirror, always upright and virtual. Okay? Ihiwalay na lang natin yung video ng curved mirror kasi medyo mahaba na to. Okay. So, dito ako mag-curved mirror.